Panoorin po natin ang tulay sa PTV4 tuwing linggo po ito, edited by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon, at maayong buntag, Visayas ug Mindanao. Ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Sa pagkakataon po ito, nais kong kumustahin si Demi Radok at ating kaibigan na si Norden Malaboyok at si Danny Caranza na isa sa mga leader ng mga magsasaka dyan po sa Timog Katagalugan. At ngayon pong araw na ito ng linggo, dahil hindi po sumapat ang oras nitong nakaraang linggo, ang ating pong patuloy na pakikipagpanayam kay Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. At pagkatapos po niyan ay ang tulay sa batas. Abangan po natin. Well, nandito po muli tayo at kasama natin si Secretary Bebot Bello po. Ayaw na po niya patawag ng buong pangalan niya. At tulad po ng naipangako namin sa inyo, magpapatuloy namin ang ating discussion hinggil sa mga ginagawa ng DOLE para sa ating mga kababayan, especially siyempre sa mga OFW at mga domestic workers. Secretary Bello, welcome again to the show. Maganda, Dol po. Ano ba ang nakahanda ng DOLE ngayon in order to be able to fulfill its mandate? Alam mo, Billy, ang mandato ng Department of Labor ay yung pagki-create ng trabaho. Okay. Yun ang importante. Noong araw, ang focus ng mga manggagawa ay yung SOT, yung Security of Tenure. Sa akin, sa tingin namin sa department, nag-usap-usap kami na mas mahalaga siguro yung employment. Before going into the security of tenure. Kasi ang kailangan ng tao, trabaho eh. I agree with you that, Sec Bebot, ano? Yeah, so ang focus namin ngayon ay yung creation of jobs. Well-paying jobs, safe jobs. Ang importante dyan kasi ang dami rin mga workplaces ngayon na hindi safe eh. Marami. Very recent kasi itong OSH law. Yung Occupational Safety and Hazards law. Okay. We would like to inform our countrymen na may konting accomplishment naman kami tungkol sa employment. For the year 2019 po, we were able to increase our employment rate by 2.9%. That is in terms of numbers po yan ng workers, 1.4 million workers. That's about 3%. Yes. So now, on the issue of security of tenure naman, this is unprecedented, Billy, na during the three-year term of our president, we were able to regularize yung mga contractual. Regularize. From contractual to regular employees. Parang indirectly, sinasagot mo yung issue ng security of tenure. Security. Kasi unprecedented yan eh. No one has done this before. Yung na-regularize natin mga almost 600,000. Dati mga puro contractual yan, ngayon regular sila. Kaya naman nagtataka ako, Sec Bebot, yung mga opposition, wala nang sinabi na maganda. And yet, the employment has been increased up to 3% and 600,000 workers regularized. Contractual naging regular. Hindi po nangyari yan sa mga nagdaang panahon. Sa katuloy-tuloy pa yan, Billy, kasi you see, itong malalaking malls, siguro tinablan din sila sa apil ng ating Pangulo. For example, SM came up with a program of regularizing 10,000 of their employees every year. Yung Jollibee, 3,000. Sir, mabatin ako, hindi nangyayari sa SM yan. Lahat ng empleyado nila. Hindi na. Kasi binavalidate namin eh. Binavalidate namin. Pag sinabing rin, ito contractual, naging regular, sinicheck ng inspector natin yan. Validated naman. In fairness to... So walang doktor eh. Wala. yung
ano pa, itong Jollibee, dati number one violator ngayon. Mm-hmm. Ano na? Number one compliant. Compliant na, oo. Even yung mga malalaking kumpanya dyan sa Laguna, like for example, mm-hmm. Yasaki Torres. Oh. And ito, amazing. Ayaw ko, pero ayaw niya kasi ipakakwan eh. He does not want mini-media, to, oh. Ano, San Miguel. San Miguel Corporation has regularized all their employees. Oh my God. Hindi na sila tumatanggap ng mga outside for service provider. Wala. Lahat direct hire. Direct hire. Including yung mga guardia nila at saka yung mga anong tawag, janitors and janitress. Mm-hmm. Under the law, you can outsource that. Pwede contractual. Pero sila, hindi na. Yeah. Direct hire na lahat. Yan, amazing. Kaya napaka-importante talaga, Sik Bebot, yung political will and passion to serve the people. Yung credibility ng ating presidente. Mm-hmm. Walang hausyaw, walang kalukuhan, diretsuhan sa magsalita. Maraming complaints sa employment. No. Illegal recruitment, Sik Bebot. How does the DOLE address that? Meron tayong interagency group to do attend to that, like mm-hmm. yung IACAT. Ang habol namin talaga dyan, yung mga illegal recruiters. Mm-hmm. Ang problema kasi dito, Billy, this is the sad reality, is mm-hmm. that most of the victims of illegal recruitment are willing victims. Alam na nila na mali yung ginagawa nila, mm-hmm. pero sumusugal. Alam naman nila na alanganin na yung pinasukan nila. Dahil alam naman nila mm-hmm. na kung gusto mo magtrabaho abroad, you have to go to a agency accredited by POA. Mm-hmm. Pero hindi. Meron pupunta doon sa kanila sa Mindanao, mm-hmm. pangakuha sila ng trabaho, uh-huh. Naniniwanan naman sila. And what is worse, why, uh-huh. the reason why we cannot stop illegal recruitment is uh-huh. nahuli na yung illegal recruiter. Okay. Kinasuhan na ng Department of Justice. Okay. Pupunta na sa Husgado. Uh-huh. Okay, pagdating ng trial wala na yung complainant kasi binalik na yung gastos niya. At baka binigyan pa ng dagdag. Pwede. Even in my experience before when I was Secretary of Justice, meron akong task force on illegal recruitment. Wala kami makonvict kasi nawawala yung mga complaint natin. Pag inayos sila ng illegal recruiter, ito yung ginastos mo, 50 plus 50, tapos na. Mm-hmm. Hindi nasisipot yung complaint natin. Maraming mga kaso ng mga namamatay sa labas ng bansa. IFW ang pinag-uusapan natin. Paano hinahandle ito? Actually, kung yung overseas worker ay isang documented. Documented. Mm-hmm. Ibig legal sabihin, duman, na lumabas. Meron siyang OEC, uh-huh. ganun, duman sa POE, and then na-deploy siya. Uh-huh. He is considered documented. Uh-huh. So, agad-agad, walang no question asked. Tutulungan namin kung may sakit siya, dadali namin sa hospital. Mm-hmm. Kung gusto niyang umuwi, iuwi namin siya. Pero yung mga undocumented, kanyan, sagot yan ng DFA. So, Department of Foreign Affairs pala, pagka walang papel, kumbaga. Yes, mm-hmm. kasi sila nakakalam eh. Kami naman, di namin nalalaman kung mayroong undocumented. Nalalaman na lang namin kung yung undocumented, gusto ko nang umuwi, inaapi ako ng employer ko. Uh-huh. Hindi mo naman sabihin, oy, sorry, undocumented ka. Walang ganun. Walang. So whether documented or not, yes, the DOLE will assist. Of course, katulong din ng Department of Foreign. Tumutulong din na, in fairness, they're doing also their job. Akala ko, mahaba na yung oras natin. Sa ikalawang pagkakataon talaga palang kulang na kulang because of the lot of issues sa Sik Bebot. Kaya anytime parting naman. Words sa ating mga televiewers. Unang-una, thank you, Billy, for this opportunity no, sa ating mga kababayan. Kung meron kayong reklamo, meron kayong mga suggestion or comment about how we are running the department, lalo-lalo yung mga nangangailangan ng tulong ng mga OFW, meron po kaming DOLE hotline 1-349. 24/7 po yan. Subukan yung tawagan ngayon. Pag walang sumagot, mananagot sa akin yung mga tao doon. We are ready and at your service po. Utos ni Pangulong Duterte, huwag pabayaan ang magagawa, lalo-lalo na yung mga first line niya na OFW. Maraming salamat, Sik Bebot. Salamat po. This portion is brought to you by PCSO.
imagine the meager resources that we have. If we are not being given an ambulance or a patient transport vehicle, our municipality will not be able to afford to buy one. This patient transport vehicle will help us a lot. Maraming salamat po na naman, and mabuhay po kayo sa PCSO, mabuhay po ang Pilipinas. May God bless us. Nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 24 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad ay di mabilang at pagkakataon para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan saan mang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga loto outlets at bumili na ng tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play loto! More than three decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than three decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Tulay sa batas. Kami na po ang inyong tulay sa batas at siyempre kasama natin ang ating mga co-host na abogado, Attorney Melanie Kinya at Attorney Aldrin Electra. Pag-usapan nga natin na mga partner ang tungkol sa pangungutang on installment. At alam ko merong isang installment na pagbili ng bahay, condominium. Ano ba yung batas na kumo-cover or sumasakop sa mga ganitong usapin? Meron po tayong batas na naggagabay sa mga buyer natin na bumibili ng installment ng real property. Ito po yung tinatawag na Maseda Law. Maseda Law, dahil ang main author po nito noong 1972 ay si former Senator Ernesto Maseda. Ang purpose po ng batas na to or yung scope of work is yung mga kababayan natin na gustong mamili ng property or ng bahay nila ng installment, minsan may mga nangyayari sa buhay na hindi maasahan. Minsan yung mga paghuhulog monthly, hindi lahat nababayaran, nagkakaroon ng default. Dito po pumapasok yung batas or yung Maseda Law. Ano ba ang mga karapatan ng buyer in case na nagkaroon sila ng default ng sa installment payment nila? Kung ang buyer po ay nakapaghulog ng 2 taon, at the same time, after 2 years of installment, nagka-problema siya sa paghulog. In short, nagkaroon siya ng default. Ang tanong dyan, ano ba yung karapatan niya? Pwede ba siyang makapagpatuloy ng paghulog dun sa hinuhulog-hulogan niyang bahay? Or pwede ba siyang mag-avail ng tinatawag na refund?
In either way po, ang sinasabi ng batas or ng Maseda Law, as long as nakapaghulog ka ng 2 years, entitled ka po to a refund of 50% ng naihulog mo. So kung nakapaghulog ka ng 2 million, 1 million pwedeng ibalik sa iyo? Pwede po. Ang isa pong option naman, kung hindi mo talaga na kaya nang ituloy yung paghulog, I mean, hindi mo na mabayaran. Ang circumstance mo ay hindi or, na nag-a-allow sa iyo para maipagpatuloy pa. Ayun po, yun po yung refund. You are entitled to a refund of 50%. Now, kung gusto nyo pong ituloy dahil sa tingin mo naman ay kaya pa, pwede ka pong mag-avail ng grace period na 30 days na grace period. Yun po, free of interest yun. Karapatan po nung buyer yun na bigyan siya ng 30 days grace period para maihulog niya, maituloy niya yung loan okay, yung installment payment. Ay pa, paano kung 3 ka na nga hindi nakabayad o 90 days, may paano yung interest nun? Pag ang qualification po is, una, 2 years ka na bang nakapaghulog-hulog dun sa bayarin mo. Ngayon, kung pasok ka dun sa 2-year requirements, yung first 30 days po, yun po ang free na grace period mo. Free of any interest po yun. Wala pong charge yun. Kung lumagpas ka doon sa, let's say, naging 90 days, within that 2-year period, may charge na po ng interest yun. So, you have to pay. Karapatan pala ng seller yun. I-charge ka ng interest. Punta naman tayo doon sa isa pang katanungan. At karaniwang nangyayari ito, na kapag bumibili ng bahay, hindi na nakikipag-usap doon sa developer to finance yung pagbili niya. Kaya pumupunta siya, nag-a-apply siya ng Pag-ibig Housing, pumupunta sa mga private banks. Paano ba yung coverage at protection ng Maseda Law? Kuya Billy, yung mga installment plan na binabayad diretso sa mga bank financing, hindi po siya sakop ng Maseda Law. Yung Maseda Law, ang kinocover lang niya yung payment directly to the developer. Yung in-house financing, pwede yun. In-house financing? Oo, ibig sabihin yung sa developer ka nag-i-issue ng check ay diretso sa kanila, monthly, sakop yan ng Maseda Law. Pero pag inutang mo na ito sa banko, yung banko kasi Kuya Billy, binabayaran na kasi nila ng buo yung developer. So wala nang installment plan na pinag-uusapan between the developer and the buyer. Ang katransaksyon na ngayon ng buyer ay hindi na si developer, kundi ang banko na. Sa mata ng developer, fully paid na si buyer. Kaya nga, minsan, naka-annotate na mortgage na yung titulo. Kaya hindi na siya talaga nasasakop ng Maseda Law. Ang mga iba pang transaksyon na hindi sakop ng Maseda Law, para sa kaalaman ng mga nanonood, is yung mga pagbumili ka ng industrial lot, commercial lot, yung uso ngayon, yung rent to own. Paano naman mga attorney, kung umabot na 2 taon, isang taon pa lang may problema na, at ikaw ba ay entitled din sa pagbawi or refund? And then the next question would be, paano naman yung, siyempre mahalaga sa akin, nakapagbayad ako ng 1 taon, pwede ko bang ibenta kung kanino man yung property na aking hinuhulugang bayaran? Opo, sa Kuya Bill, dun sa unang tanong, kung pag nakapaghulog ka ng less than 2 years, entitled ka sa refund, hindi na po. Pero ang sinasabi ng Maseda Law, yung coverage yun, entitled ka sa grace period to settle your arrears within 60 days. Hanggang dun lang po yung karapatan mo. At the same time, kung talagang hindi kaya na mahulugan ng 60 matindi days. Matindi ang problema inabot. Sinasabi rin po ng Maseda Law na may karapatan kang ibenta or i-assign yung rights mo or assume balance, ibenta mo yung balance mo. Hindi ka pwedeng pigilan. Hindi ka pwedeng pigilan ng developer or ng seller. Hindi po. Karapatan po talaga na binibigyan ng Maseda Law na ibenta mo yung rights mo para ipagpatuloy ng ibang tao na interesado na hulugan yung property. Kailangan lang natin linawin, Kuya Bill, na yung pagbenta mo, talagang hindi mo na nahulugan within that grace period, pagbenta mo sa third party, kailangan po bago makancel yung kontrata. Kasi ang developer or yung seller po ng mga installment lot or real property, may karapatan din sila na pag hindi nakapaghulog yung mga buyer, karapatan din po nilang na una mag-charge ng corresponding interest doon sa mga hindi mo nahulugan na buwan. And worst scenario sa buyer is yung pwede pong makancel yung kontrata with proper notice. So yun po yung karapatan din ng seller, ng developer, na pag talagang wala na, syempre may karapatan din po sila. Ang Maseda po, Maseda Law, binibigyan sila ng karapatan para i-cancel yung kontrata.
Well, magbe-break po tayo sa ating pagbabalik. Pag-uusapan naman natin kung saan tayo dapat pupunta, saan tayo dudulog pagka may mga usapin at problema tayong kinakaharap na may kinalaman sa pagbili na on installment. Huwag po kayong aalis. Pagbabalik po ang inyong Tulay sa Batas. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 24 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad ay di mabilang at pagkakataon para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan saan mang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili na ng tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Well, nagbabalik ang inyong Tulay sa Batas at pag-uusapan natin kung kanino dudulog ang mga biktima o yung may mga problema hinggil sa binibili ng hulugan. Pero bago tayo pumunta dyan, dumako dyan, abogado natin, ano ba ang pwede nating isagot sa problema ni Miss Janet Marana? Na ngayon nasa France, ha? Nagbayad siya ng mahigit ng 5 milyon doon sa isang property sa Tagaytay. Yung bahay ay hindi tapos at hindi ma-turn over sa kanya. Despite doon sa kontrata, ay dapat na i-turn over na. Ang masakit pa niyan, ayaw siyang papasukin doon sa village kung saan nandun ang binili o binabayaran niyang bahay. Kuya Billy, sa pagkakataong ito, makikita natin na ang may problema talaga ay hindi naman yung buyer sa pagbabayad, kundi this time, si seller na ang default. O si seller ang hindi nakapag-deliver dahil marahil hindi siya makapasok dahil well, hindi na pa natatapos yung condominium o bahay na binili niya. Sa kontrata, Kuya Billy, kung siya naman talaga ay tuloy-tuloy na nagbabayad at hindi naman nag-default sa payment, karapatan na ni Miss Marana na kunin o ibigay na sa possession ang condominium o ang bahay, bahay na binili niya kung ito ay tapos na, kung ito ay may titulo na. Ngayon, kung hindi pa naman gawa yung condominium o yung bahay, which is karamihan naman nararanasan ng iba nating mga kababayan na naghuhulog-hulog, pero pagdating ng turnover, hindi maibigay yung bahay, si buyer pwedeng dumulog sa HLURB. Makipag-ugnayan sa kanila doon at magreklamo at humingi ng total refund ng kanilang binayad. Kasi sa Maseda Law, 50% ang pwedeng maibigay na refund sa buyer kung sila ay nagkansela. Pero dito, kung may problema yung developer dahil hindi niya nagawa o natapos yung proyekto, full refund dapat ang ibigay sa buyer plus yung mga interest pa. Ang HLURB po ang primary na mayroong jurisdiction sa mga ganitong incident or scenario. Pagdating sa mga realty installment payments o subdivision plans, HLURB po. Magpa-file lang po siya ng petition and then may mga rules and procedures na sinusunod yung HLURB. Pero Kuya Billy, sa mga gustong magreklamo, hindi naman po mahirap mag-file ng kaso. Kumonsulta lang kayo sa abogado para madrap o magawa ng complaint ninyo at ito ipa-file lamang sa HLURB at administrative naman po in nature itong kaso. Meaning, pagdating doon, magkakaroon muna ng mediation between a developer at saka yung buyer. Pagkakasunduin, kung hindi magkasundo, magpapal na lang po yan ang position paper at magkakaroon ng answer at lalabas na rin po yung decision. Hindi po ito trial katulad sa korte. Kaya bagaan lang po ang kaso. Hindi na pala lalabas sa HLURB ang usapin. Hindi na kailangan pumunta ng RTC or other courts of law. Opo, meron na pong desisyon ng HLURB at meron pong, pwede na po siyang ma-execute actually. Kung may writ of execution ng HLURB, padadala nyo lang po ito sa clerk of court o yung mga sheriff sa mga regional trial court kung saan may property itong developer at pwede na nilang
mag-garnish o hatakin yung mga property ng developer para ibayad dito sa buyer. Tandaan po natin ang karapatan natin sa under the Maseda Law. Ang basic requirements po, kung nakapaghulog na ng 2 taon, pwede po tayong mag-avail ng 50% refund or discount, or pwede rin po tayong mag-avail ng grace period kung gusto nating ituloy. Now, kung hindi naman po less than 2 years, pwede po natin ipasa or ibenta sa iba para hindi masayang yung ating nasimulan na. At kung tayo naman po ay alanganin sa pagbabayad buwan-buwan at di tayo makasiguro kung tayo talaga yung mapatatapos natin ng termino ng pagbabayad, mas mainam sana na tayo ay mag-loan diretso na sa developer para ma-avail natin lahat ng karapatan under the Maseda Law. Siguro ang pinaka-lesson at payo natin maibibigay sa ating mga televiewers, yung mga gustong bumili ng property na hulugan, maging maingat po at masusing pag-aralan ang anumang kontrata na ating papasukan para hindi po tayo maging biktima o hindi po tayo malagay sa alangan. Sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon, nakapakipakinabang para po sa ating mga televiewers. Kumusta po kay Mr. Yami Yamson Manny Lopez at kay Miss Tunet Pangilinan. Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.